application. Of course, this one is powered by 155cc, liquid cool, 4-stroke, single overhead cam, 4-valve at single cylinder. Ito ay merong lakas na 11.3 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM. Ito din ay FI na at pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity guys, meron siyang 5.5 liters at ilalagay ko na lang din sa screen yung kanyang average fuel consumption. So, pagdating naman sa kanyang overall looks, of course, this one guys ay ang tawag nilang Yamaha Black. Pero kahit ganun pa man, meron siyang mga decals kagaya ng Yamaha dito. Tapos dito, meron din siyang decals na 155 at saka equipped na din siya ng BVA. Stands for Variable Valve Actuation, which gives you torque sa low speed and power sa high speed. And at the same time, pagdating dito, ayan, meron siyang Miu Aerox na decals dito. So, para sa akin, napakaganda na ito yung color combination ng decals niya, guys. Mas minimal, napakagandang tingnan. So, dito tayo, guys, sa kanyang headlight. Pagdating sa headlight, ganun pa rin naman. Equip pa rin siya ng LED headlight. Ayan. Tapos, meron pa para siyang decals dito, guys, na Miu Aerox. Ayan. Which is, meron ding stripe na blue at dito yung brand niya na Yamaha. So, dito, ayan. Ito yung kanyang eyeline, guys. Na nagpapa-premium, nagpapaganda dito sa motor na to or sa scooter na to. Yung LED headlight niya. At pagdating sa turn signal, guys, bulb type pa rin at equipped na din siya ng hazard lamp. And pagdating sa suspension, naka-telescopic fork suspension siya sa front with single disc. Ayan, ito yung single disc, guys. Single pot piston brake caliper. Hindi pa po siya naka-ABS. Yung naka-ABS po is yung S version. Tire size, guys, dito sa front is 110 by 80 by 14 IRC yung brand. Pero, tubeless na po ito, so meaning pag mapaku to, hindi siya basta-basta magpa-flat. Pagdating sa front fender, guys, napakaganda din ang hulma. Aggressive na din, tinerno sa itsura ng kanyang, ayan, headlight, no? May pagka-curve. Ayan. Tapos, sa horn, ayan, guys, ito po yung horn niya. Tapos, ang kinaganda dito, maganda na din po yun, may hara na din po yung engine niya, no? Ayan. Ayan. So, dito tayo sa gilid. So, pagdating naman guys sa mga levers, silver pa rin. Equip pa rin siya ng park brake lock dito. Meron din siyang logo ni Yamaha dito at meron pa rin siyang wind visor. Ayan, maliit na wind visor sa better aerodynamics. And meron din siyang parang sticker dito na blue core, no? So, itong blue core guys is gives you more power but less fuel. Ayan, so para sa akin, goods na goods yan. Para dito kay Yamaha Miu Aerox 155. So, ito yung side niya, guys. Pagdating nga pala sa kanyang seat height, meron siya seat height na 790mm at ground clearance na 145mm. So, sa height ko na 5'5", guys, abot na abot ko tong si Yamaha Miu Aerox. Pero kung may height kayo like mga 5'3", abot nyo pa rin po ito. Yun nga lang, nakatiptoe kayo. Ayan. So, dito naman tayo sa kanyang seat. Ito yung seat niya, guys. Medyo generous na. Sa long ride, hindi na masyado sasakit yung puwet niya dito. Pero sa upuan ng angkas, medyo manipis. So, yung bukasan ng seat, guys. Itutok mo lang sa open, tapos may fuel dito. Ayan sa fuel. Tapos, ito yung sa seat. Ayan. So, pagdating sa seat, medyo malaki na po yung under seat storage niya, which is 24.5 liters. Pero kung hindi pa rin kayo satisfied nito, pwede naman kayo magpakabit ng top box dito. Tapos, sa battery, ayan, hindi na masyado maabot ng baha-baha if ever ilulusong nito sa baha, guys, kasi mataas na yung level ng battery niya. And, ang kinaganda dito, guys, ayan, naka-sitting upright position kayo nito, pag maglo-long ride kayo, hindi na masyado ngawit yung inyong likod. Kasi, naka, ano kayo, guys, hindi kayo nakalin, kundi naka-upright sitting position. Pagdating naman dito sa kanyang handlebar, sa dashboard, sa handlebar muna tayo, nandito yung buttons ng off, tapos on yung sa hazard lamp switch, tapos yung electric start, at itong si Aerox guys ay wala na pong kickstart. Pagdating naman sa kabilang grip, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch, off, at saka yung horn. Tapos yung menu, ito yung sa dashboard guys, if ever magpapalit ka ng information. Sa dashboard, fully digital na siya. Ayan. So, yung information meron dito, guys, is speedometer. Ayan. RPM. Time. Convenient yan. Trabahante ka. Diyan ka na mag-check ng time mo. Fuel gauge. No? Tapos, kilometer kung ilan na yung natakbo mo. Trip F. Ayan. Tapos, F-Eco. Average F-Eco. Battery. Since wala ka ng kickstart, diyan ka na aasa kung okay pa ba yung battery mo or hindi na.
Strip, tapos BL brightness level 2. Tapos, ito pala yung odometer niya, guys. Ayan. Tapos, dito, equipped na siya ng Yamaha Motorcycle Connect. It is an app na i-download mo sa phone mo. Nang sa ganun, dyan mo mag-check yung maintenance ng motor na to at marami pang iba. No? So, ayan. Ito yung apaka ng angkas, guys. Pwede mo i-fold kung wala ka namang angkas. Tapos, dito, ito yung cover ng kanyang radiator. Ayan. Since this one, guys, is liquid-cooled na, no? Tapos dito, ito yung tambucho niya, may guard pa rin para hindi mapaso yung angkas mo or ikaw. Equip pa rin siya ng dual shock unit swing suspension sa likod. And pagdating sa sukat ng gulong naman is ayan, 140 by 70 by 14 tubeless tire, IRC pa rin yung brand. At kung mapapansin nyo, may decals din siya sa kanyang cast wheel, guys, or sa kanyang mugs. So tinerno yung decals niya dito sa decals ng kanyang side fairings. Ayan. Anyway, sa mga nagtatanong, braking system sa likod, drum brake pa rin. Hindi pa rin po siya naka-disc brake. Ayan. So, sa tail naman tayo. Dito sa tail, ayan, LED na po. Turn signal, naka-bug type pa rin. Pero kahit ganun pa man, nakapakalakas ng buga niya. May ilaw pa rin ng plaka. Naka-reflectorized pa rin for added visibility during your night ride. Tapos, ito yung plate holder niya. Pagdating naman dito, ito yung panggilid niya, guys. At yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito yung drum brake niya. Dito, center stand, side stand. Equip siya ng side stand switch. So, meaning pag nakababa to, hindi nyo po mapapaandar yung motor ninyo. Dapat nakaangat yan. Isa yan sa safety feature na nilagay ni Yamaha kay Aerox. Tapos, ito. Yan, apaka ng angkas or foot peg. Siyempre, apaka ng driver. Pero kung gusto niyo naman ng scooter na meron kayo option for cruising style, mag NMAX po kayo. Pero kung gusto niyo naman na okay na kayo sa upright position, dito kayo sa Aerox 155. Mas mura ito kumpara kay NMAX. So, yun po yung kanyang kabuang itsura, guys. And if ever interested kayo dito sa motor na to, meron po silang dalawang color variant na available dito, which is glossy black at saka itong racing blue. So, meron po siyang updated price, guys, na 124,000 pesos kung bibili niyo ng cash. Tapos down payment is 12,000 at monthly sa 3 years na 5,783 at rebates na 200. Ayan. So ito pong scooter na to, guys, ay available lamang sa Yamaha Bikeling Tagum. Yung full address at yung kanilang phone number, ayan po nasa screen. At i-check niyo na lang din po sa description box. Dahil dyan ko po nilalagay yung full address at saka phone number ng mga dealer. Ayan. So, ayan, guys, kung may katanungan po kayo regarding sa scooter na to, comment down below. Anyway, palagi ko naman binabasa yung mga comments ninyo. At kung ano po yung next na motor na gusto nyo ipa-vlog sa akin, i-comment nyo na lang sa baba. So, ayan, guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!